Smart at saka hangin ang kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay Ani Ana. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nakuna. Saka hangin ang kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay Ani Ana. Mga paborito mong musika, impormasyon SSC Smart Agri Radio. Smart Agri Radio, Sarlai. Kung may araw, kamusang mga birthday, kagaiban ng mga okasyon nga hindi nyo nga panamyaw, just text Smart Agri Radio 0943-544-1879. Hindi naging magtalang, text na dayon. 0943-544-1879. Smart Agri Radio, Sarlai. Smart Agri Radio is an affiliate of the SKIA Broadcasting Network. PSSC Smart Agri Radio. Let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope alive. Through the ages brings the promise, peace and earth for men. Emmanuel, our God, is with us born in Bethlehem. Every tribe and every nation, join us all. Let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope alive. Through the ages brings the promise, peace and earth for men. Emmanuel, our God, is with us born in Bethlehem. Every tribe and every nation, join us all.
Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tapat. Listo at sigurado, balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Magandang hapon, oras sa buong kapuluan. Alauna na ng hapon, narito po ang Balitang Halian. Ngayong araw ng Martes, Desyembre 27, 2022. 4 days to go po bago magtapos ang taong 2022. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Balitang Nasyonal. Mga ospital ilalagay sa high alert bilang paghahanda sa bagong taon ayon sa DOH. Balitang Halian. DICT balak maglunsad ng 15,000 na libreng Wi-Fi sites. Balitang Halian. SIM card registration na simula na ngayong araw. Balitang Halian. Piso dagdag singil sa gasolina samantalang diesel may rollback. Balitang Halian. China state visit ni Pangulong Marcos Jr. baka raw maging COVID-19 spreader. Balitang Halian. 5,000 kaso ng COVID kada araw, posible umano sa Enero sa susunod na taon. Balitang Halian. At ang holiday season generally peaceful ayon kay Azurin. Balitang Halian. Balitang International. Balita naman sa labas ng bansa, kababaihan sa Afghanistan, tigil trabaho, humanitarian aid suspendido. Balitang Halian. Samantalang si Pope Francis ipinagdasal po ang mga leader na malinawagan ng isip para matigil na ang giyera sa Ukraine. Balitang Halian. Mandatory COVID-19 quarantine para sa mga inbound passengers tinanggal na ng China. Balitang Halian. Halitang Sports. Balitang pampalakasan, ASCALS naghihingalo sa 2022 AFF Cup. Balitang Halian. Samantalang si Curry hindi muna makakapaglaro ng hanggang 2 linggo dahil sa injury sa balikat. Balitang Halian. Doncic binuhat ang Mavs sa panalo sa Lakers. Balitang Halian. Balitang Showbiz. Sa ating SAR Chika News, Eraserheads frontman Ellie Buendia pinasalamatan ang mga nanood ng concerts nila. Balitang Halian. Balitang Kakaiba. At sa ating balitang kakaiba, restaurant sa Singapore pinagmumulta ang mga magulang ng mga batang maiingay at makukulit habang nasa loob ng kainan. Balitang Halian. Sa detalye ngayon ng ating mga balita, Balitang Nasyonal. Ilalagay ng Department of Health sa high alert status ang lahat po ng mga ospital para sa mga individual na masusugatan at emergencies na maaaring maganap sa panahon ng selebrasyon ng bagong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na kanilang imi-monitor ang mga ospital upang matiyak ang kanilang kahandaan na matugunan ang mga tinatawag na fireworks-related injuries at anumang emergencies bilang bahagi sa kanilang iwas paputok campaign. Bibisita ang DOH official sa iba't ibang mga ospital sa buong bansa upang alamin ang kahandaan ng mga ito at masigurong ang mga pamilya ay nagdiriwang ng ligtas sa bisperas ng taon. Balitang Halian. Isinali po sa ulat na Department of Information and Communications Technology o DICT ang plano nito na maglunsad ng mahigit 15,000 na libreng Wi-Fi sites sa unang kalahati ng taong 2023. Kasalukuyang umabot na sa 4,757 live sites ang na-activate na sa ilalim ng broadband ng MASA o BBM at libreng Wi-Fi. Ang 4,757 live sites ay nasa 17 rehiyon, 75 probinsya at National Capital Region sa ilalim ng Digitalization Initiative ng gobyerno. Target din po ng DICT na sa susunod na taon ang mga plano para sa digital na infrastruktura, pagsulong sa pamumuhunan, pati na rin ang pagpapabuti sa kahusayan ng birokrasya. Balitang Halian. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng Subscriber Identity Modules or Module SIM Card Registration Act. Handa na ang mga pangunahing telecommunications company para sa pagpapatupad nito. Subalit bagamat handa na, ay may paunang paalala po sa posibilidad at hindi maiiwasan na pagkakaroon ng aberya sa unang 2 linggo ng pagpaparehistro online ng SIM cards. Magsisilbi raw kasing test registration ang unang 2 linggo pero valid pa rin ito
daw kahit pa magkaroon ng kaunting aberya. Sinabi naman po ng Globe Telecom Incorporated Corporate and Legal Services Group Head Ariel Tubayan na maaaring may rehistro or may irehistro agad ang lahat ng kanilang subscribers kahit pa tatapos ang 180-day registration deadline para dito. Ang Globe users aniya ay maaaring makakumpleto sa proseso ng pagre-rehistro sa loob lamang ng 5 minuto. Para naman sa Dito users na nagrehistro ng kanilang SIM cards ay mabibigyan ang mga ito ng reward na 2 gigabytes ng mobile data oras na makumpleto ang forms. Bandang hayag! Samantala, mga Pinoy huwag daw matakot sa pagpaparehistro ng SIM at SIM card registration, huwag daw pahirapan, ayon po yan kay Senator Grace Poe. At ang pisong dagdag singil sa gasolina at diesel na may rollback na mga balita, ihahatid po sa atin ng ating kasamahang John Wesley Fernandez. Wes? Magandang tanghali. Wala raw dapat ikatakot at pangambahan mga Pilipino sa pagpaparehistro ng mga SIM dahil hindi raw ito gagamitin sa state surveillance, red tagging o sa anumang masamang layunin ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pinayuhan din niya ang publiko na huwag ibenta ang rehistradong SIM, gumamit ng mali o gawa-gawang impormasyon kapag magpaparehistro dahil ang mga gawain ito ay lambag sa batas at magkakaroon ng kukulang parusa. Samantala, naanawagan si Senator Grace Poe sa National Telecommunications Commission at sa mga telecommunication company na gawing madali para sa taumbayan ang pagpaparehistro ng kanilang subscriber identity module or SIM habang sinisigurong pribado ang kanilang datos at impormasyon. Ayon kay Senador, hindi dapat maging komplikado ang mga proseso, paraan at portal para sa pagre-rehistro ng mga SIM. Dapat ring aniyang tulungan na makaparehistro ng SIM ang may kapansanan, senior citizen, minor de edad, buntis at mga walang internet connection. Nananawagan rin ang mababatas para sa maigting at malawak na information drive upang maabot at makaparehistro ang mga mamamayan at matiyak na hindi magkokompromiso ang kanilang mga datos. Sa ibang balita, magkakaroon ng magkakaibang adjustment mga presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, Disyembre 27. Sa pahayag ng mga energy sources, mayroong pagbaba ng presyo ng diesel 30 centavos hanggang 75 centavos kada litro nito at magkakaroon naman ng pagtaas ng presyo ng kerosene sa 40 centavos hanggang 85 centavos habang 55 centavos hanggang piso naman sa gasolina. Iniulat ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation na nasa 95 centavos ang itataas nila sa presyo kada litro ng gasolina, 50 centavos kada litro ng kerosene, habang bababa naman ang presyo ng diesel sa 20 centavos kada litro. Ayon sa Shell, ngayong Martes kaninang alas 6 ng umaga, epektibo ang oil price adjustment. Para sa Balitang Nasyonal ng Balitang Halian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez, nag-ulat. Balitang Halian! Maraming salamat, John Wesley Fernandez. Samantala, dagdag balitang nasyonal, nanawagan po si Public Health Advocate at former NTF Advisor Dr. Tony Lechon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reconsidera ang nakaplano niyang China state visit sa susunod na linggo, lalo na't may surge ng kaso ng COVID-19 sa naturang bansa. Ayon sa kanya, dapat umanong kumuha muna ng tunay na status ng COVID-19 cases sa China mula sa Diplomatic Corps at Department of Health bago ang nakatakdang state visit. Hindi aniya life and death situation ang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa China at posible pang siya at ang kanyang delegasyon ay ma-expose sa COVID-19 at maaaring maging spreader pagbalik sa Pilipinas. Matatandaan aniyang na-delay sa deklarasyon ng World Health Organization sa COVID-19 outbreak sa China noong Enero ang naging daan sa global pandemic. Samantala, nagbabala po ang Department of Health sa posibilidad na umabot na sa 4,114 ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa sa pagsapit ng Enero ng taong 2023. Ito ay dahil sa mataas na bilang ng lumalabas dahil sa holiday season. Maaari rin umanong umabot na sa 2,252 ang kaso ng severe at critical sa bansa pagsapit ng Enero na kasalukuyang nasa 592 lamang ngayong Disyembre. Ayon ng DOH sa mga local na pamahalaan o lokal na pamahalaan, napalakasin pa ang vaccination efforts lalo na sa booster dose. Samantala, sinabi po ng DOH na may 4 na kaso ng BF.7 Omicron sub-variant ang naitala sa bansa.
Ito ang sub-variants, ang sinasabing dahilan ng nangyaring COVID-19 surge sa China. Sa kabila naman ng pagdami ng variant at sa variant ng COVID na nakapasok sa bansa, iginit ng DOH na hindi lang naman ito ang dahilan ng pagdami naman ng mga kaso ng virus infection sa Pilipinas. Balitang halaman. Samantala, mapayapa at maayos ang pagdiriwang po ng Pasko at siyam na araw na simbang gabi. Ito po ang iniulat ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. Wala umanong naiulat na major untoward incident sa lahat ng 17 regional offices ng ahensya. Wala ring ulat na napinsala dulot ng paputok at stray bullets na karaniwang issue sa mga nakaraang mga taon. Meron lamang umanong 17 kataong inaresto dahil lang sa pagbibenta ng paputok online. Samantala, ikinumpira po or ikinumpara naman ni Azurin ang index crime rates noong nakaraang taon at ngayong 2022, kung saan mula Disyembre 1 hanggang 25 ay meron lamang 2,049 na insidente nito. Mas mababa ng 31.13% o 2,975 incidents noong 2021. Balitang halaman. Sa ating pagbabalik po, ang balitang international, kababaihan sa Afghanistan, tigil trabaho. Humanitarian aid doon, suspendido. Bakit kaya? Atin pong alamin. Abangan din po ang ating balitang sports, ating balitang showbiz, at balitang kakaiba. Smart Agri Radio, Sarline. Kung may araw, kamusang mga birthday, kagaiba ng mga okasyon nga hindi nyo nga panamyaw, just text Smart Agri Radio 0943-544-1879. Hindi naging magtalang, text na dayon. 0943-544-1879. Smart Agri Radio, Sarline. Balitang halaman. Balitang international. Dumako naman po tayo sa mga balita sa labas ng Pilipinas. Sa Afghanistan muna tayo. Nagbanta po ang mga non-government organization o NGO doon na sususpindihin ang kanilang operasyon matapos na pagbawala ng mga Taliban ruler ang mga babaeng Afghan na magtrabaho bukod pa sa pagiging pasaway sa dress code. Sa isang pahayag, sinabi ng Save the Children Norwegian Refugee Council at CARE na maaapektuhan ang paghahatid nila ng humanitarian aid sa mga Afghan na nangangailangan ng tulong dahil hindi nila ito kakayanin kung wala ang mga kababaihang Afghan. Nagbanta rin ang International Rescue Committee na tumutulong sa nasabing bansa at may 3,000 babaeng Afghan na empleyada na susunduhi or sususpindihin ang kanilang operasyon kapag tinanggal ang mga ito. Balitang halaman. Samantala, Pope Francis, ipinagdasal po ang mga leader na maliwanagan ang isip para matigil na ang giyera sa Ukraine. Samantala, mandatory COVID-19 quarantine para sa mga inbound passengers tinanggal na po sa China. Ang detalye ng ating mga balitang ito ihahatid sa atin ng ating kasamahang Kent Journal Marcos. Kent? Magandang tanghali, tinagal na ng China ang COVID-19 quarantine rule sa mga international inbound travelers. Ayon sa Chinese Health Authority na ito ang unang pagkakataon na ibinaba nila ang restrictions mula pa noong 2020 nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Magsisimula ang pagtanggal ng 5 araw ng mandatory quarantine sa darating na Enero 8. Lahat aniya ng mga magtutungo sa China ay kailangan ng sumailalim sa PCR testing ng 48 oras bago ang flight. Umaasa ang gobyerno ng China na dahil sa nasabing akbang ay muling sisigla ang kanilang ekonomiya. Dagdag balita international naman, pinagdarasal ngayon ni Santo Papa Francisco ang katapusan ng giyera ng Russia at Ukraine na kung saan ito ang naging mensahe ng Santo Papa sa Christmas Day blessing sa Vatican. Nihiling ng Santo Papa na sana maliwanagan na ang mga isip ng dalawang leader upang makamit na ang kapayapaan. Pinapaalala rin ito na hindi nakapagdiwang ng Pasko ang mga mamamayan ng Ukraine dahil sa paglusob ng Russia at nagdurusa ito sa dilim at lamig ng panahon. Napabilang din sa dasal ng Santo Papa ang sitwasyon ng Africa at Afghanistan dahil nangangamba ito magutom. Kahit na humupa na ang kaguluhan sa Syria, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang giyera. At yan ang balitang international mula dito sa Smart Agri-Radio Center, Ken Jermo Marcos Magulat, magandang tanghali. Maraming salamat, Ken Journal Marcos. Dumako naman po tayo ngayon sa ating balitang pampalakasan. Balitang sports. Unahin muna natin yung update sa ASCALS.
Zero po ang score na nakuha ng Philippine Oscar sa kamay ng defending champion na Thailand or Thailand team sa score na 4-0 sa group stage ng 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup noong Lunes ng gabi sa Thammasat Stadium sa Thailand. Dahil sa panalo, nanguna ang mga manlalaro ng Thailand sa Group A na may 6 na puntos, habang mayroon ding 6 na puntos ang Indonesia na nauna nang tumalo sa Brunei sa score na 7-0. Ang Thailand ay may goal difference na positive 9, habang ang Indonesia naman ay 8. Samantala, nalagay sa bingit ng ang semifinal na pag-asa ng Ascals dahil ang nangungunang dalawang kupunan lamang na grupo ang uusad sa semis. Tatapusin ng Ascals ang mga laro sa group stage sa kanilang tahanan kontra Indonesia sa Enero 2 ng susunod na taon, alas 8:30 ng gabi sa Rizal Memorial Stadium. Bandang hayag! Sa larangan naman po tayo ng basketball, Curry hindi muna makakapaglaro ng hanggang 2 linggo dahil sa injury sa balikat, habang Doncic binuhat ang Mavs sa panalo sa Lakers. Detalye ng ating balitang pampalakasan ihatid sa atin ng nagbabalik nating kasamahan, John Wesley Fernandez. Wes. Magandang tanghali. Labas muna sa laro si Golden State Warriors superstar Stephen Curry matapos itong magtamo ng injury sa kanyang balikat. Nakuha ni Curry ang injury sa kanyang laro kontra Indiana Pacers noong 14 Disyembre taong kasalukuyan, na kung saan bigo nitong makuha ang panalo. Sa payag ng kanyang kupunan ay kinakailangan ng tuloy-tuloy na pagpapagaling ni Curry upang mabilis itong makarecover at makabalik agad sa laro. Mayroon ang average record si Curry na 24.5 points, 6.5 assists at 4.7 rebounds. Samantala, miscore si Luka Doncic ng 32 points para ipanalo ang Mavericks sa score na 124-115 kontra Los Angeles Lakers kagabi. Humugot si Tim Hardaway Jr. ng 16 sa kanyang 26 points sa third quarter para resbakan ang Los Angeles sa kanilang Christmas Day home game. Nagdagdag si Christian Wood ng 30 points para sa Mavericks na umataw ng 51 points sa third quarter, ang high score quarter ng isang Christmas game sa NBA history. Sa New York, naglista si James Harden ng 29 points, 13 assists at 4 steals sa 119-112 na panalo ng Philadelphia 76ers sa Knicks. Sa Boston, humato si Jason Tatum ng 41 markers at in-score ni Jaylen Brown ang 13 sa kanyang 29 points sa 4th period sa 139-118 na dominasyon ng Celtics sa Milwaukee Bucks. Para sa balitang sports ng Balitang Halian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez, nag-uulat. Balitang Halian, Balitang Showbiz. Sa ating Chika Sar, nagpasalamat po si Razorhead sa frontman Ellie Buendia sa mga fans na dumalo at nanood po ng kanilang reunion concert. Sa kanyang social media post nagpost ito ng larawan ng stage at nagbiro pa na nakapunta pa ang mga fans kahit nakakaunti lamang ang panahon mula nang inanunsyo ang petsa ng kanilang concert. Sinabi rin ito na nakagawa ang mga fans umano ng isang kasaysayan dahil sa pagdalo ng mga ito sa concert. Magugunita noong Setyembre lamang ng inanunsyo na ang reunion concert at matapos nga ang 2 buwan ay naubos agad ang mga tickets nito kaya nagdagdag pa sila ng tickets. Aabot sa mahigit 75,000 ang estimated crowd na nanood sa nasabing concert. Balitang Halian. Sa ating balitang kakaiba. Balitang kakaiba. Sa ating balita pong kakaiba, ngayong holiday season ay sigurado po yung ating bonding moments. No? Left and right na kainan, left and right na family reunion at left and right na gimikan kasama ang ating mga mahal sa buhay, mapamatanda o mga maging mga chikiting. At syempre kasali na dyan ang pagpo-food trip kasama ang buong pamilya. Pero ingat-ingat lamang po mga kasar dahil sa or ingat-ingat lang sa mga restaurant na kakainan o papasukan dahil isang restaurant po ang naging controversial sa bansang Singapore dahil sa kanilang ipinapatupad na pulisiya sa kanilang mga customers. Pinagmumulta kasi nito ang mga magulang o ang mga nakakatandang customers sa oras na magingay at maging makulit ang kanilang mga dalang mga bata sa pag-dine-in sa loob ng restaurant. Ayon sa pamunuan ng Angie's Oyster Bar and Grill na matatagpuan sa Tan Boot Liat Building,
sa Outram Road ng nasabing bansa, ipinatupad nila ang nasabing polisiya dahil sa dumaraming natatanggap na reklamo hinggil sa mga batang nagsisipagtakbuhan at nakakaistorbo pati na sa ibang mga customers. Mabigat man anila sa kalooban ng pamunuan ang ng kainan, isinalang-alang lamang nila ang kaligtasan ng mga bata, lalo at may mga waiters and waitresses na nagsiserve ng maiinit na pagkain na delikado sakaling madisgrasya bunsod ng mga pasaway na bata. Isa pa umano na layunin nito ay upang mabigyan rin ng komportabling ambiance ang iba pang mga customers na nais kumain ng tahimik. Sa ilalim ng nasabing pulisiya naman, pagmumultahin ng $10 o katumbas ng 400 pesos ang mga magulang na pababayaang magingay at magkulit sa loob ng establishmento ang kanilang mga anak. Balitang Halian! Ang atin pong oras ay 1:20 na ng hapon. Saka sakaling kayo po ay nagtaka, medyo late lang po tayo sa ating pagpasok sa ating balitang halian sa ere dahil sa mga dahil live tayo ay merong mga bagay na hindi natin inaasahang pwedeng mangyari at nagawa naman natin na mai-ere ang ating balitang halian ngayong araw ng Martes, Disyembre 27, 2022. At yan po ang ating mga balita, abangan mamaya sa ating paghahayupan 101 pa lang. Pag-uusapan po, muli ninyong mapapakinggan ang tamang pangangalaga sa mga hayop upang ligtas ito kontra sa iba't ibang klase ng sakit. Makakasama mamaya ang Doctor of Veterinary Medicine, Dr. Sheila May Bulambot, at of course, ang ating paghahayupan 101 host, si Sir Noel Menor. Pag-uusapan din po kung paano ang tamang pag-disinfect sa inyong mga farm. Dito po yan sa ating 103.9 Smart Agri Radio, 103.9 sa inyong radio dial, at mapapanood din po sa ating DSSC Smart Agri Radio page. At yan po ating balitang halian ngayong araw ng Martes, Disyembre 27, 2022. Apat na araw na lamang magtatapos na ang 2022 at mag-hello na tayo sa 2023. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Smart Agri Radio, kaming tatlo lang ngayon, Kent Wesley or Kent Jarnel Marcos at John Wesley Fernandez. Ako po yung nakasama, Cherry Baquero Corpin. Magandang hapon. Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tama. Listo at sigurado, balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Edukasyon og balita og musika, progresibo ka alam ang pagsibya, kay bisan asa ka man kay kuyugan ka.